natin ang tao talagang, alam mo, nasa mentality din ng Pinoy, ang magiging success natin bilang country. I don't think we're gonna be successful because of our mentality. It reflects doon sa ating superheroes. Na-mention ko yung Avengers, ang Amerika, puro mayayaman ng mga superheroes, kaya mayaman din ang country nila. Have you noticed? Mayaman ah. Superman. Pagdating dito, may dalang spaceship, sarili niya yun. Paglaki niya, bumili siya ng lupa sa North Pole. Ang yaman. Spider-Man. Ay, si ano muna? Batman. Batman. Iron Man, may sariling laboratory. Spider-Man, mayaman yun. May kondo na siya, patay na yung tito niya eh. Incredible, ang yaman nun, putya na araw-araw kong magsira ng damit. Uniqlo, 795 ang t-shirt eh. Diba? Ang naapagta ka lang, yung short niya talaga na yung iwan yung gano'n, no? Masira man niya, putya, hindi ba naman ang titi niya? Sagwa siguro kung si Incredible Hulk lumaki, tapos yung titi niya gano'n pa rin. Ay, yung pa rin. Tamo, ang superhero natin, napakahirap. Tama? Oh, Captain Marvel. Di ba, binubuhat pa yung barbell? Yung barbell pa niya, alam mo yung nido? Yung 7-15 kabila, 1-kilo yung kabila. Lahat ng mga construction worker, hindi pantay yung laki ng katawan eh. Di ba, yung mga barbell natin dito, si Dagna, mahirap. Bakit? Kailangan pa dumulok ng bato. Ding ang bato. Pag nabitawan niya, putsang nila, pag gano'n na, Dark, putay dito! Puta, naglalag sa graba eh. Puta, ang tagal niya nun. Dark, putang ina, pang walo na to. Pag ganyan yung tura mo, bato, di ba? Si Warriro. Si Iron Man, pinasabog, dinagyan ng grito sa dibdib, Spider-Man, nakakagat ng radioactive na gagamba, si Superman, galing sa ibang planeta. Anong kwento natin? Para maging superhero ka sa Pilipinas, kailangan mo munang tumulong sa klube. Pag natulungan mo, palalangin mo isa siyang karimbitanyo. At bigyan ka niya ng agimat. Putsa ina, ilang pulubi na tinulungan ko. Wala pa akong natatiming na naimbitahan nyo. Lahat ng tinawid ko, Nay, okay na po. Wala kayong nilibigay ng something. Okay po, next. Sobrang tulong ko, kahit ayaw tumawid ng pulubi, galing pagtawid ko. Tangin, hindi ayaw ko tumawid, doon ako. Doon ako nakatara, oh. Isa pang kina-question mo yung speaking of pulubi bago tayo magano, yung taong grasa. Ang taong grasa, napapansin nyo, parang Pokemon siya. Evolve siya ng pulubi. Pagka lumakas yung pulubi, taong grasa muna bago. Tumawa lang kayo, kwentuhan lang naman to. Alam ko medyo so politically correct. Wow, huwag natin patawa na nakakatawa talaga ng taong grasa, promise. Dahil napansin nyo, walang tropa ng taong grasa na naglalakad. Lagi lang siyang solo. Nakakita na pa yung tropa na, ta-na-na-na-na-na-na, wala. Tama. Totoo nga lang ang sinasabi ko, wala pang tropang... Tapos nabiyano ang mga taong gasa, huwag kayong maawa sa kanila. Dahil ang taong gasa, ayaw niyang may kasamang sa isang barangay na isa pang taong gasa. May kota ng taong gasa sa barangay. Pag nagsalubong taong gasa, tangin ang akin to ah. Ano ginagawa mo dito? Tapos wala pa ako nakikita naliligong taong gasa sa ulan. Lilinis siya eh. Ang hirang imintens, maluhulog dito ko. Tatapiyang, butang lang, tagal ko pinaghirapan to. Pero just imagine kung si Superman naging Pinoy at mahirap, sira si Superman, promise. Di ba si Superman currently, pag nakarinig ng tutulungan, hoobarin niya, this is the job for Superman. Hoobarin niya. Dipad lang siya. Mayaman eh. Paano pag Pinoy siya? This is the job for Superman. Hoobarin niya. Ate, balikan ko mamaya ah. May pangalan ng Clark Kent sa likod dito sa call. Di ba? Ganun talaga. Ang mga si Dark naman, di man lang nahihiya eh. Kung makakapalagpuhan ng mga superheroes natin eh. Si Superman, kailangan pa tumakbo dun sa may phone booth. Si Batman, sa Batcave. Dito, pag kung maisipan nila, sumisigaw na lang, Dark na! Kung si Dark na yun ah. Tapos si Captain Barbell! Sa kanakita lang tayo may laging may dalang barbell. Di alam mo na si Captain Barbell yan. Nagdalakad ka sa ating gabi, may dalang barbell. Tama na ba? Si Captain Barbell ko, hindi ako, bago coincidence lang to. Pero alam mo, nakakita ko ng mag-asawa dito, nanood ako na isang musical. Yung musical, natutuwa ko dati yung mga high school musical. Dati pinaka Moulin Rouge, yung pinaka-latest si yung The Greatest Showman, di ba? Naisip ko, paano kaya pag musical din yung pag-aasawa? Ang saya siguro, no? Pag ginagabi tayo, pare, di ba?
Ayan. Sabi ni pare, tatawag ako sa misis ko. I just called to say I love you. Sasagabi ni misis mo, no, I love you. Hindi mo ba alam na, it's too late, baby, now it's too late. Sasagot ka, eh, paano hindi mo tutulit eh? Wala na akong kotse. Who's gonna drive me home tonight? Tapos sasagot ka sa mo, I don't care how you get here. Just get here if you can. Sabi sa mga pagkala ko, pare, huwi na ako kasi asawa ko, she drives me crazy. Tapos papara ako ng taxi. Sabi ko sa taxi, magsakay ko, pare, huwi mo ako sa bahay. Pagdating mo sa kanto, to the left, to the left. Tapos pagdating mo sa bahay, habang parapit ako sa bahay, siguro natatakot ako dahil lagi hindi asawa ko eh. Kaya kakanta ko ng, so I raise my hand to heaven and pray. Bawa ako sa taxi, punta ako sa pinto, sarado, kumatok ako. Let me in, you got the power. Pagbukas sa asawa ko, bakit ngayon ka lang? Hindi, kasi umasya lang kami ng mga barkada ko sa Copa, Copacabana. Copacabana. Ay, huwag yung pagkabala yun ha, hindi ka na makapasayo sa diskuhan yun, sige. Sabi niya, okay na pumunta sa Copacabana, pero you know what? You don't give me flowers. Inamo, inamo. Then stop in the name of love. Okay, hindi nakita amin. Pero pag ginawa mo yan, yung ano mo, titirahin ko yan ng night. That's like a night. Love, gawin mo na lahat. Pero pagdating dito, can't touch this time. Okay, pause na tayo. Let's get ulit natin ako ulit! Fantastic! Ah, sige! Hindi mo na yan! Hindi ko na yan ano! Pero okay na kayo! Sige! Love! Akin na tayo sa taas! Ba't ba ako muna sa taas? Kasi I'm horny! Horny, horny, horny! Horny ka balik? Sayang! Kasi the lady in red! Gets niyo yun? The lady in red? Gets niyo yun? Baka kailangan yung translation? The menstruation! The menstruation! Sabi ko, ay sayang, lady in red, kaya pala, anong choice ko kung di mag-biret! Biret! O, di ba ang saya? Saya kaya nun. Pero, alam mo, kayo ba? Magkasama ba kayo? Kayong dalawa, kano katagal na? 1 year? Matalikuran na. Ah, kasi matalikuran. Okay. Not kayong porn. May sasabihin ako ah, mag-share lang ako. Kaibigan ko si Maria Osawa. Ah, ang galang kasi uminom ng mga ito, mga babae ito, no? Kayo ba yung mga judges? Is it a yes for me? Mga may yaman. Taga saan kayo? Itong naka-black, maganda ka. San boyfriend mo? San boyfriend mo? Okay, masaya kayo. Baka matapang pa. Taga saan ka? Oh, maganda sana, pero parang, ano, no, parang, nausap mo na, nakatingin ako sa kanya. Ako? Oo. Saan? Saan ka? Pasay? May pas, may ganyan ba yung tsura sa Pasay? Lahat yung suspect, di ba? Taga-Pasay ako! Pwede ka lumatay, taga-Pasay ako. Di naman, sinakay mo yun. Tumulong gabo, ginagawa Pasay. Taga-Pasay ako, di ba? Oo. Talaga delikado sa Pasay, pag nagkakas ka sa ating gabi, makakita ka sa poste ng sign na alagay, mag-ingat sa magnanakaw. O di ba nakakatakot doon? Alam ng pulis nila na may magnanakaw doon, wala na silang magawa, naglagay na lang sila ng sign. Kaya na-hold up ako doon, chip na-hold up ako doon, di ba nabasa yung sign? Tanga ka ba? Abi ka, umiiwas dyan eh. Konting respeto naman. Nakagaling yung magnanakaw, oh gago kayo, may sign. Pero sa tagig na ako yun, mas tarantado sa tagig, nakakita rin ako ng sign na alagay, mag-ingat sa magnanakaw from 7 PM to 12 midnight. Shifting pa. Pasa, ikaw yung boyfriend. Yung boyfriend, taga saan? Pampanga. Pampanga? Ano, uwian? Pula, pula. Taga Pampanga ka? Pero may bahay ka dito. Mayaman to, Pampanga yun. Ano, taga Pampanga ka? Tulab yan. Hindi mo na pinapakawalan ng ganyan. Oh, pare, okay na. Saka sumagot, mayayaman to. Ikatabi mo, baka ikaw, may boyfriend ka? Sino sa inyo walang boyfriend? Para doon ako dumiretso. Para doon ako. Kasi buhay ay paasa eh. Sino eh? Yung lalaki, okay ka na kaya. Binibilang ko, pero balansi kayo, 1, 2, 3, 4, 5, no? 1, 2, 3, 4, 5. Okay yan, ganyan yan. Unless talagang hindi kayo gusto, walang mangyayari dyan. Hindi po kayo pares-pares, gustuhan, no? Siyempre, may mga kwentong malungkot siyang kinabukasan, di ba? Parang buti pa kayo, masaya ako, wala. Namit lang ako, eh.
Pinabayad na ako ng drinks, wala na. Ang dali ng mga babae niya, papakasahin ka ngayon habang gumagastos ka, tapos magkatapos sa wala ka nga kaya, nga kaya, kaya lang yung mga babae to, eksperto itong mga to. Pero lagi sa mga barkada, hindi nga ito ha, mga barkada namin to. Alam mo, pag umaayos kami ni malalaki, may tinatawag kami na designated sacrificial lamb. Bakit? Kukwento ko lang, totoo to. Sa limang lalaki, kailangan talaga may ma-assign dun sa pangit na babae. Kasi sa limang babae, lagi may isang pangit. At kung sino pa yung pangit, alam niyang hindi siya liligaya, idadamay niya yung apat na babae. Sasabihin naman, ayun lagi taga magpaalala sa mga babae, kahit bibigay niya babae, sasabihin ng pangit, girls, let's remind, I'd just like to remind you about the gospel of the Lord. Sisirahin niya. Kaya dapat may isang lalaki mag-aasikaso dun sa pangit. Para tuloy ang ligaya niyo. Kasi kung nakapagaya, talagang may isang magsasakripisyo. Pero ruleta naman yan, ruleta naman yan. Nakagano ka, oh, puta ako na naman, siya. Mayaman to. Taga saan ka yung kapit? May boyfriend ka? Asawa? Kung mas matindi ba yun, nag-level up po. Boyfriend, nag-asawa. Tabi kayo! Nasa dulo, ikaw. Asawa rin. Ikaw pare, ikaw kung sa tingin ko, ikaw yung binata. Sino yung boyfriend mo? Wala. Ayun. Naramdaman ko, ikaw yung binataan eh. Naramdaman ko, ikaw yung pasok sa criteria eh. Ikaw pare, sino yung partner mo? Oh. So isa dyan, walang partner na babae. Wala pa dito. Mariosit, tayo ka ka. Sayang no, ikaw na dapat yung bago sa family ko. Ikaw na dapat ang sagot. Bilang, are you the boyfriend? Mayaman. Taga saan ka? May taga Pasay, mayaman to. Ikaw pare, taga saan ka? Tagig. Tagig? Oh, taga-tagig din ako ha. Saan ka tagig? Mali. Mali yung sinabi mo. Magmumuha kang manghirap niyan. Di ba C5 yun? C5? Ito BGC. BGC mayaman. Tayo mahirap. Signal ako eh. Saka housing ka, di ba? Sasabihin mo, taga saan ka? Just across the street from BGC. Kasi C5 yun. O, oh, diba? Kaya wala kang girlfriend. Napaka-honest mo eh. Oh, pangalan pa lang, housing. Mahirap ka lang agad mo. Ang mahirap, puno-puno na numero yun eh. Taga saan ka? Lock 4, Block 7. Sichuan 79, housing. Yan nun. Pare, taga-signal ako. Kaya ano lang. Ano yung housing nyo? May titulo na? Hindi ako alam.